This is Pastor Leo, and welcome to another episode of Daily Discipleship 2021. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating kalagayan sa araw na ito? Ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at nandito po tayo sa pangalawang church, the Church of Smyrna. So, ang dalangin ko po ay lahat po tayo ay nasa maayos na kalagayan at magpatuloy po tayo, magpakatatag po tayo at patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon sa bawat pinagdadaanan po natin. Tayo po'y manalangin, let's pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pinagkakaloob mong tibay, lakas, tatag, wisdom, karunungan, Panginoon, kaalaman, favor sa bawat isa, Panginoon. Lord God, na kasama namin, Panginoon, dito po sa Daily Discipleship. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng mabuting testimony, Lord God, na aming pong naririnig. Ganon din po, Panginoon, yung mga tao po, Lord God, na napagtitibay at natututo, Panginoon. Lumalalim at umaayos, Panginoon, ang buhay, Panginoon, sa iyong harapan. Lord God, Panginoon, ang dalangin ko, Lord God, patuloy na bawat isa sa amin ay matagpuan mo, Panginoon, na nagbibigay lugod sa iyong pangalan, Panginoon, at naitataas ka sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, hindi po namin kinakalimutan ipanalangin ang mga taong may pinagdadaanan na karamdaman, may pinagdadaanan, Lord God, na kahirapan, may mga suliranin at mga challenges sa buhay hinihiling namin. Patuloy, Panginoon, ang iyong pagkapit sa kanila at patuloy, Panginoon, padaluin mo ang iyong masaganang biyaya, Lord God, at ang iyong resources sa kanilang mga buhay. Panginoon, hinihiling ko, Lord God, dalin mo sila sa tamang circle of people, O God, na makatutulong sa kanila. At sinasaway namin ang lahat ng gawa ng kaaway, Lord God. Hindi po ito makapananaig sa kanilang mga kalagayan, Lord God. Sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan, ingatan niyo po ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga damdamin, at patuloy, Panginoon, ang katatagan nila ay magmula sa iyo, Lord God. Muli, Panginoon, ibukas niyo ang aming puso at isipan upang mag-aral at matuto sa iyong salita, Panginoon. Banal na Espiritu, katagpuin mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nandito po tayo ngayon sa pangalawang church, no? Tayo po ay nag-aaral tungkol po sa the seven churches of Asia. So, mahaba-haba na po yung ating material na tinatalakay. At nandito na po tayo sa pangalawang church. Nandito po tayo sa the Church of Smyrna. Yan na po tayo. So, mga nag-aaral po, yan na po yung amount of material na atin pong tinalakay, no? In the past days, in the several sessions. So, this is the online ministry of Life Builders Community and Overcomers Church. At meron po kaming ministry to the body of Christ. Ang pangalan po ay Warriors and Watchmen Ministry. So, ngayong araw po, we're looking into the second church, which is the Church of Smyrna. Ito pong Smyrna is very much influenced by the Romans, no? Yung mga tao po dito, ang kanila pong city noong araw at makikita na lang po nila ay ruins ay punong-puno po ito ng mga Roman pillars, Roman construction, Roman architecture. Mararamdaman mo talaga yung Roman influence dito po sa The Church of Smyrna. Again po, ito pong pangalan na Smyrna ay galing po sa salitang Mir. At ito po ay yung tinatawag natin na The Martyr Church. No, The Martyr Church. Sabi ko nga po kahapon na ipagpaumanhin niyo po na sa pag-aaral po natin ng Book of Revelation, dito po sa Seven Churches of Asia, na minsan po ay meron po tayong mga dadaan ng mga sensitive facts, no, na maaari po na bago po sa ating pandinig o kaya ito po ay mga bagay po na makakasakit po ng ating damdamin or ito po ay makakagulat sa atin dahil ngayon lamang po natin nalaman na may ganitong side pala ang Christian
ang Christian history. So, ang aking pong suggestion o ang aking pong payo ay kapag tayo po ay umabot sa ganun, sa halip po na tayo ay maging emotionally affected or mag-react po tayo, let's do it objectively and let's do a personal study about the things that we discuss. No, marami naman po dito ang magagaling at mahuhusay sa paggamit po ng teknolohiya. Andiyan naman po ang computers, andiyan naman po ang Google na makakatulong po sa atin. So kung meron po kayong ibang mga tanong, pwede niyo pong i-research para pagkaroon po kayo ng personal study tungkol sa mga bagay na yun na marahil po ay bago sa inyong pandinig. At marami po sa atin, ganun po ang kanilang feedback. No? In fact, may mga feedback po ako na sa tagal po ng Christian, ngayon lang ako nag-aral ng Book of Revelation. Meron pong ibang nagsabi sa akin na, Pastor, na pag-aaralan pala yan. Ano? Akala ko pag sinabing Book of Revelation, wala yung parang continual theme or story. Parang ano lang yan, parang pinagsama-sama lang na mga references na pinagdugtong-dugtong. Or yung isa naman po ang sabi po sa akin ay mali yung kanyang pag-unawa dahil for the first time ay naririnig niya yung aklat hindi mula sa gitna o sa huli. May mga tinuruan po andun agad sa dulo, no? Andun agad sa sa final judgment. No, andun agad sa and the dead brought out the dead, no? Dalawang beses binanggit yung salitang dead sa isang verse. No, and sabi, and they were thrown into the lake of fire. Doon agad sila sa huling part. O kaya nandun po sila sa gitna, doon sa mark of the beast, sa mga hindi po sila nagsimula sa chapter 1. So, entirely they did not have the overview of the entire book. Plus, again, dito po sa ating ginagawang pag-aaral, I am continually reminding you na to be able to study the book of Revelation and have a more a better understanding, no? A more organized understanding. Kailangan malaman mo din yung iba't ibang way na inaral ito ng mga Bible scholars. For example, yung five approaches to the book of Revelation. So pag pinag-aralan mo yon, maintindihan mo na kapag itong preacher na to, narinig mong ganito, futurist ito. Itong isa, kaya ganito magturo ito, eclectic yung approach niya. O samantalang isa, preterist yun. Yung ganon, yung pinag-aralan po natin sa first two sessions nitong series na ito. A study from the book of Revelation. So makikita po natin na meron pong mga bagay po na atin pong dapat malaman concerning how the book was written, the genre, the kung meron ba talagang, is it really a panoramic view, is there really a point A to point B, or how was it formed, no, is it allegorical, yung mga ganun po. Okay, we have to study that. Hindi ka pwede magsimula sa gitna. Have you ever entered a movie house wherein pagpasok mo na sa gitna na ng film? And honestly, maganda yung movie. So it was really interesting even if you entered in to the middle part of the movie. Kasi ayaw mo na, baka mawalan ka ng upuan. Nung araw dito sa Pilipinas, ewan ko today, I don't watch movies, no? Sa movie houses. Yung mga tao po, pag naubusan ka na ng upuan, wala na eh. No? Hinihintay mo tumayo kasi yung mga... Pwede nanood ka na umaga, gabi ka na lumabas, pwede nung araw yun eh. Pero ngayon, hindi na pwede yun. Talagang meron silang time ng pagpapapasok. They regulated the movie watching. Pero nung araw, may kita mo umaga, nandun na. Lalabas alas 4 ng hapon, natulog lang. Nagtulog lang sa loob ng sinihan. Ganun yung mga sistema nung araw. So yung ibang tao po, pag nanonood, papasok po sila dun gabi. Okay, hapon, no? Hapon. Tapos kalagitnaan ng film, no?
So hindi po nila napanood yung first part. And then tapos na, ay kaya lang ang haba ng film. So ang tanong dito, yung haba na yon kalahati lang. So ano, are we willing to wait for the intermission? May mga intermission pa yan, tapos may mga promotions pa, commercials, bago yung simula hanggang dun sa part na napanood na nila. Ganun po eh. And a lot of people, they study the book of Revelation that way, galing sa gitna, no, galing sa huli, now that they know these two highlights, paborito nilang highlight, yung Antichrist, yung Mark of the Beast, at saka yung ilan sa mga paisa-isang pag-unawa dun sa mga plagues, mga bowls, mga harps, mga nirelease ng mga angels, okay na sila. They have never intended to read the book from the beginning till the end. They started in the middle. And they put a, parang kumuha ka ng magnifying glass to highlight that chapter, which is a wrong approach in studying the book. Kita nyo ako, I'm teaching the seven churches, which is from chapter 2 to chapter 3. And yet, I cannot avoid talking about the introduction to the book bago pa yung introduction to the letters written by John to the seven churches. Dalawang introduction na yung pinagdaanan natin. Why? Because it is important in studying the entire book. No? Maputol po man tayo sa chapter 3 in the days to come. If ever na mag-aaral po kayo ng Book of Revelation, somehow meron kang bird's eye view kung paano mo to aaralin because naglatag ka na ng guidelines at the beginning of the lesson. No, ako po sa in my heart, gusto ko po magturo nito. Kaya lang po, may mga bagay po na gusto ko po muna pag-usapan kaysa ituro po ito ng dire-diretso. No? May mga bagay po kasi na gusto kong talakayin eh, para to connect the dots. No? Para po maunawaan natin yung mga events leading up to the Book of Revelation. Last year po, yung mga tao po, kanya-kanyang interpretation, kanya-kanyang pulot ng mga verses. To the point na from the silly to the crazy to the wild interpretations, sabi ko nga, naglabas ako, makapag-imbento nga, puro kayo imbento, mag-iimbento rin ako ng salita. No? Dito po si Yorme, no, sabi niya, pag may nahuhuli siyang mga tao na gumagawa ng paglabag sa batas, ang tawag niya tolongges. Itong mga tolongges na to, huwag kayong gagawa ng krimen dito sa aming syudad. So sabi ko, marami palang eskatolongges. No? Ito yung mga tao na kuha lang ng kuha ng talata, biglang naging Bible teacher, buong buhay nila, hindi sila nagbabasa ng Bible. Ngayon sila yung expert na pinakikinggan. At lahat ng maririnig mo sa kanila, yung mga conspiracy theory na pinakalat sa Amerika ng isang organization, yung QAnon, no? Yung mga ganon. Sila po ang gumawa niyan eh. Maririnig mo nandito sa Pilipinas, recycled na recycled yung mga conspiracy theory na ang theme, puro end times. At means, ang masakit, pati yung mga pastors, no? Yung mga nagtuturo ng Sunday school, pati yung mga ang tagal-tagal ng mananampalataya, they would believe these ICGCs o add-on sa Bible without even consulting si John or the background of the book or the literary construction of the book or the historical setting of the book. Hindi nila tinitingnan yung mga ganon. They are not doing it from a scholarly perspective. They're coming from a newspaper approach based upon a man-made imaginary story connecting it to a verse. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako sasabay sa inyo. No? You have muddied the water so much about this book. And a lot of people po, that's why a lot of them, still today, they haven't read the entire book. They only know, they are very sure na they can read into the book COVID-19.
they are so sure na malapit na yung pagtatapos. Eh, kung alam mo nang malapit na yung pagtatapos, kasi alam mo kung kailan matatapos. Paano mo masasabing malapit na magtapos kung hindi mo naman alam kung kailan matatapos? Sabi ko nga, sabi ni Jesus, I am coming soon. Pero sinabi niya yun, buhay pa si John. O ilang centuries na ang church. Gaano katagal ba yung I am coming soon na yan? O then pinag-usapan natin yung word for time, which is Chronos and Kairos. So is the book of Revelation really for our time? Ano po ba ang tamang understanding nito? Is it proper to connect no COVID-19 to chapters and verses of this book? Yung mga ganun. Bigla kang mag-iisip. Lord, itong mga taong ito, hindi talaga Bible teacher. Hindi talaga nagtuturo ng Bible. Nagtuturo ng recycled newspapers and magazines and sensationalism. You see, the problem with sensationalism is when your story doesn't become sensational, you will try to hype on something. Yan ang problema sa sensationalism. Kaya dito sa Pilipinas, once upon a time, kahit sa PCBS, Philippine Christian Bookstore, may mga newspapers on end times noong araw na sabi nila, these are parang contemporary events that will lead up to the end times. Nawala yun eh. Nawala yun because if you have a copy of that today, ang sasabihin mo, 70 to 80% ng newspaper na to, magazine na to, is hearsay. Because their prediction then, ang mga prediction pa noong araw, si Saddam Hussein, kasi sila yung mga nasa power sa Middle East. Oh. Tapos nung nakalipas, di ba, ang interpretation naman nila, ISIS naman. Oh, ISIS daw yung gaganap ng yan. Yan na yan na yung the army that will ravaged the Middle East all the way to the book of Revelation's fulfillment towards Israel. Yung mga ganun. No, ayan na daw yun. Yung Gog and Magog war will start through them. Ganyan. So yung mga tao po, yung mga tao talagang pag nananalangin, Panginoon, awatin mo. Ganyan. Parang laging galit ang Diyos. Sabi, hindi yan aawatin kasi salita ng Diyos yan. Mali naman. Oh, and a lot of people, mga eskatolongges, are still doing the same error today. Kasi hindi sila ma-satisfy that there are things in the book of Revelation that remain to be seen. Na hindi po natin, though we may study it, though we may be given the opportunity to learn as much as we can about it, we can never be 100% so certain that that is so. At wala, hindi sila ganon. Sa kanila, dogmatic sila. Ang feeling nila, kami ang tunay na nakakaalam ng tunay na ibig sabihin ng aklat na ito. And that's how they approach. At ang dami pong gullible sa Bible-less churches, mga Kristiyanong walang alam sa Bible, no? Mga Bible-less Christians, no? Pulot lang ng pulot. Yung po ang bagay na iniiwasan natin dito sa daily discipleship. Sabi ko, I have gone against the trend. May mga tao po, they are wondering, anong stand mo rito? Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Walang mangyayaring ganyan. Nagagalit sa akin yung mga tao eh. Wag mula nun na kayo recently, yung blood moons. Wala yan. Di totoo yan. O ngayon, sinasabi ko, hindi yan. Mark of the beast, COVID, de. Vaccine, de. Nagagalit sila sa akin and I don't really mind. I don't really care. You know why? Because I've studied the book and I've learned how to study it in a different way. From what is trending. Ang ministry po hindi po trendy. Napansin niyo po ba? Na ang ministry hindi hip, hindi po trend. Hindi po siya ano, yung kung ano po yung latest, no? Ano ang latest? Hindi ganoon ang ministry.
Hindi po to, ano, hindi po to hip. Eh, kaya lang po, meron pong popular view because of fear and doom and gloom. Yan po ang paboritong team sa panahon ito. So they approach the book with a bias. And that is something that we here at Daily Discipleship will try our best not to fall into. But at the same time, we would like to teach everyone how to understand the book in a better fashion. No? So, dahil po sa mga bagay na yun, ay nandito na po tayo sa Second Church, the Church of Smyrna. Ang tawag po nila sa the Church of Smyrna, the Martyr Church. Why? Because this represents one of the bloodiest periods of church history. Tuloy po natin, no? Ito po ang sinabi ng Revelations chapter 2 verse 8 to verse 11. Apat na verses lang, no? Ito po ang ating lesson for today. To the church in Smyrna, to the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Whoever has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Blessed be the reading of his word. So dito po tayo, magpo-focus sa Revelation chapter 2. Excuse me. Just getting my other version of the Bible. Sa Revelation chapter 2 verse 8 to verse 11. Yan. Tuloy po natin. Yung city po ng Smyrna, this city was 40 miles north of Ephesus. Again, kung titingnan po natin yung ating pong pinag-aaralan, ito po yung map. Excuse me for, ito po yung map. So, nasa north po siya. This is Ephesus. Ito po yung first church natin. Now, we are on the second church sa Smyrna. So, pataas, no? Pataas, it's on the north. Again, sabi ko nga, it is a clockwise position from 9 o'clock to 3 o'clock. No? Ganun po yung under ng relos. So, it is in the north of Ephesus. And again, pag pinag-usapan po natin yung book of Revelation, particularly the seven churches, yung letter sa kanya, meron po tayong outline or pattern na nakikita. Number one, it mentions the city. Number two, the counselor or what Jesus says about himself. Pinakilala po ni Jesus yung kanyang sarili differently to every church. So ang bawat simbahan may ibang revelation ng tungkol po kay Kristo Jesus. Pangatlo po yung commendation, yung mga bagay po na alam ng Diyos, I know thy works, ito yung mga bagay na ginagawa ng church na ito. Tapos yung condemnation, ito po yung mga bagay na hindi po sinasang-ayunan. At kahapon po, mahaba-haba po natin pinag-usapan yung mga Nicolaitans na I believe the spirit of the Nicolaitans still exists in the churches even today. May mga tao po that they move in the spirit of the Nicolaitans, no? And some of them are in power, no? And the people are enslaved or they are oppressed by the spirit of Nicolaitans in some churches, no? So yun yung condemnation. And then yung counsel, what does Jesus say about their situation? And then yung sa huli, the promise or the challenge. No, ito po yung magiging outcome ng church nila.
according to the letter that was written. So ito po yung mga background ng tinatandaan po natin, and today we have the same approach. We're talking about the Church of Smyrna, the city. No, the city of Smyrna is on the north of Ephesus, a beautiful city by the bay, apart from the route of India, no, a part of the route of India and Persia to Rome. It was a traditional birthplace of Homer, no. If those who are students of history, si Homer, no. The city had schools for science and medicine, so it was a modern city. It had handsome buildings, wide paved roads. Kasi ito po, pag pumasok po tayo sa city of Smyrna, if we go back in time, we will see a metropolis. Kasi it's a place where there are buildings and wide roads, no? And the place is beautiful. It's by the bay. Tapos it's open to travelers from India and Persia to Rome. So doon pa lang ginagamit na yung mga trade money nila, yung kanilang mga products, yung mga foreign exchange nila. Doon pa lang meron na po silang ganun. So this is not just a quiet city. This is a busy, no? This is a busy place, tong Smyrna. No, they had beautiful buildings. May kita naman natin, kita mo naman yung tinitingnan ko nga tong arch na to. At sigurado wala tong pako. These are perfectly cut stones to form an arch. And this is just one of the examples of the buildings na meron doon. No? They had Roman architecture at its finest doon sa lugar na yon. No? So, the Temple of Bacchus, the God of Wine, was there. So, anong meron sa kanila kung nandun yung God of Wine? Kahapon, pinag-usapan natin, no? Doon sa first, sa unang lugar, sa Ephesus, nandun yung Temple ni Diana, the largest in ancient history. One of the 10 most beautiful buildings in the ancient world yun eh. Kasali po doon sa 10 na yun, yung temple ni Solomon. Pero yung temple of Diana, an idol ni Diana, which is a female idol with many breasts nandoon. Ito naman, si the temple of Bacchus. No? may nabibiling ano ngayon, energy drink dito sa Pilipinas, ang title, ang pangalan Bacchus. Pero hindi siya alak. No? Ginseng siya, ginseng. No? Pero si Bacchus po is the god of wine. Kaya yung lugar po na yon, can you imagine? Alam niyo, nung napunta po ako sa Europe, I was blessed to be able to visit Ibiza and have a beautiful ministry there, no? With wonderful people sa Ibiza. And nalaman ko yung culture ng lugar na yon. Meron pala silang araw na parang at the height of yung, kasi meron sila sa island ng Ibiza, the most expensive island in the world. It's a party island, no? May mga places doon for fun that can host 1,000 people in the dance floor, ganun. Tapos may mga places po, they are so high tech na kaya mong ilagay sila lahat sa bubble bath, no? Bubble floor, ganun. So may mga ganun sila. At ano sila eh, party island sila. So there's no party like Ibiza. Pag sinabing Ibiza, no? Nung nasa Europe po ako, whenever that place was mentioned, ang reputation niya, even to the people there, was Sodom and Gomorrah. Sabi, whatever happens in that island stays there. Parang if you want to have fun, go to Ibiza. Ganun yung
reputation. And the Lord brought me to that place. Yung unang punta ko po doon, ang purpose po ng pagpunta ko was to preach on the baptism in the Holy Spirit. Nagpipray po ako and the Lord led me there. At sabi sa akin ng Panginoon that the woman I met in Amsterdam will be the one who will sponsor my ticket going to Ibiza. Sabi ko, Lord, I only met her once. Nagpipray ako. Sabi ng Panginoon, call her. Kasi po, when I was in Amsterdam during that time, nung dumaan po ako sa Schiphol or Schiphol, no, yung airport, when I was there, nagpipray po ako dun sa airport. And a friend of mine from Korea, no, called me up. Sabi, Pastor Leo, are you in Amsterdam? Sabi ko, yes. Papunta pa lang ako, sabi ko, papunta ako ng Norway. Sabi niya, Pastor Leo, may kakilala ko dyan. And she introduced me to her mentor, no? A very strong worship leader. Strong worshiper talaga. Si Tita Annie, sabi niya, nandiyan siya. Puntahan mo sa KLM. Diyan sa VIP lounge. So I went to the VIP lounge and lo and behold, she was there. I introduced myself and she was so happy. And she found out what I was about to do in Europe. I was church planting. I was discipling immigrants and asylum seekers. I was helping those who came out from the persecuted countries, no? And tuwan-tuwa siya, she hosted me. I was in the VIP lounge. I spent time. And then finally, I went to Norway. And then when I was in Norway, I was very grateful. I was very thankful. Tapos, nagpipray ako. Sabi sa akin, Lord, I want you to support the ministry in that island. Sabi ko, God, saan? Sabi sa Ibiza. Sabi ko, Lord, I've never been outside Norway except yung stopover. We'll go to Spain. Sabi sa akin ng Lord, may mag-i-sponsor ng ticket mo. So I, after given instruction in prayer, so ang ginawa ko po, I called up Tita Annie. Sabi ko, Tita, I know you're praying hard and you're worshiping deeply. The Lord led me to call you. Sabi ko, Tita, can I ask you something? Pag-pray mo nga ito because the Lord led me to tell you that I am coming back to Ibiza to be able to help dyan sa ministry na meron ka dyan. No? To help sa Ibiza, sa ministry na meron doon. But I will stay first in your place in Amsterdam. And you will provide a ticket for me going to Ibiza. Sabi ko, pag-pray mo nga, Tita. Kasi sabi ko, ang sabi sa akin ng Lord, I need to get the ticket. Sinabi ko yung araw by this time. Ang halaga ng ticket, Tita, ganito. Now, sabi ko sa kanya, here's my challenge po sa inyo. I don't do this too much. Sabi ko, I don't do this much often. Pero hindi po ako manginiming sabihin sa inyo to. Pag sinabi po sa inyo ng Lord, ito po ang details. Pero pag hindi po sinabi sa inyo ng Lord, just let me know, I'll be fine. Tumawa po siya eh. She laughed, you know why? Because she has a daughter in Africa. In Africa. Who is a full-time missionary and has a spirit-filled husband who moves also in the prophetic ministry. So, sabi niya, the night before, yung son-in-law niya called her up and said, there will be a man of God from your country who will call you up and will
be a partner and a significant network from the Lord in your life. He will request you something, and the Lord is saying unto you that you should accept it. So nung tumawag ako sa kanya, hindi niya alam ako yung tatawag, at hindi rin niya alam na tatawagin siya nung son-in-law niya. So nung tumawag ako, tumawa siya. Sabi niya, confirm talaga. Sabi niya ganun, Pilipina ito. Sabi niya, confirm talaga, si Lord talaga. So she immediately sent me the money and the ticket, yun na, to buy the ticket. So binook niya ako dun sa flight, and then I was able to go. No? Nung nasa Ibiza po ako, nakita ko po na may pinagawa po sa akin ng Panginoon doon. Pero isang bagay po na natutunan ko sa isla na yun. No? Marami po akong karanasan sa isla na yun. Meron po silang araw na hindi lang po drink all you can. Di ba may mga eat all you can dito sa Pilipinas? Sa ibang lugar naman, meron din naman eat all you can. Pero ito po sa Ibiza, iba. Hindi lang po eat all you can. Ito, drunk all you can. Gagamitin ko yung salitang drunk. Drunk all you can. Hindi lang drink all you can. Drunk all you can. Sabi ko, bakit drunk all you can? Kasi ganito, yung mga malalaking brand ng alak, no? Yung mga malalaki, basta yung mga first class na mga alak, nilalabas nila yung kanilang barrel sa isang kalsada. At pwede kang kumuha kahit gano'ng kadami. Meron silang araw na ganun. Na kahit na gumugulong ka na, kung kaya mong sumahod ng baso mo, at kaya mong laklakin, kumuha ka. Isang buong kalsada na puro alak. Sabi ko, wow. Tawag natin doon sa Christian testimony, revelry. Halos wala nang pagpipigil sa sarili. Pero may araw na ganun, na kaliwat kanan ng mga taong tulog, nakahiga sa kalsada, sumusuka, mga taong drunkard, babae, lalaki, bata, kabataan, mga nasa edad pero mga bata pa. No? Galing sa mga party at one to sa one, napakaingay. May ganun silang araw. No? Sabi ko, ito siguro yung isa sa mga sinasabi nilang kwento ng nangyayari dito sa unique island na to. And again, I was there for the purpose of the church. I was there. I preached on the baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues. And when I first visited there, I did a seminar on families, particularly couples. Nag-couple seminar po kami when I was there. No, I did a seminar for stronger families. Because it was a place where you people were wild. Wild parties talaga. Walang katumbas na isla ang Ibiza sa buong mundo. Walang sinabi ang Las Vegas. Walang sinabi ang Tokyo. Walang sinabi ang mga Middle East places like Dubai. Pag sinabing Ibiza, Ibiza is where the party is alive. Ganun ang kanilang reputation. Pero one thing na tungkol sa lugar na yun, yung talagang meron palang ganun. Na kapag ganun yung permissibility, ganun yung level ng permissiveness, no, not everything is permissible, but not everything is beneficial. No? Talagang yung mga tao, dahil ganun po yung permissiveness, you can expect anything under the sun to happen. No? Everything is wild. Kapag punong-puno na ng alak, everything is wild. From the violence to the sex to the drugs, everything is wild. No? Everything is wild. No? And you cannot ignore it. Hindi mo siya maiiwasan. It's impossible. It's very noisy. And I could imagine Smyrna. Siguro, hindi lang 10 times. Baka, hindi lang 100 times. Kasi nandun mismo yung Temple of Bacchus. The God of Wine. Nandun mismo.
At marami po doon mga apostate Jews. Oh, ito yung mga ano ba yon, mga tiwalag ba to, mga apostate Jews, or many live there. Bakit apostate? Kasi yung kanilang lifestyle ay ibang-iba na po kaysa sa traditional Jews na pinalaki understanding the purpose of the temple, yung mga ganon. Yung kanilang kultura, hindi na po ganon. Ito po, mga apostate Jews po ang nakatira sa Smyrna. May church po doon. The martyr church was there. Tuloy po natin, no? Ano po sabi ng ano, Revelation chapter 2 verse 8? Ano po ang pakilala ng ating Panginoon sa kanyang sarili sa church na to? Sabi, to the angel of the church in Smyrna, again, yung word na angel, tinutukoy yung elder teacher, or perhaps, sige, one of the angelic beings, but it is more likely addressing the elder teacher of that church, no? Yung po yung pinakanamamahala ng church. These are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. So may emphasis po on the resurrection, no? The beginning and the end, the first and the last, tapos the one who died and came to life again. Ito po yung pakilala ni Kristo sa kanyang sarili. Yun po yung revelation of Christ to that church. Now, ano po yung commendation niya? Ano po yung mga binati niya tungkol po sa church na to? Sabi po dito sa verse 9, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Mababasa natin yan uli later on. No, I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So isipin mo, no, kapwa mo Hudyo, no, nagpapakilalang Hudyo, pero galing sa sinagoga ng demonyo. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death. I will give you the crown of life. Alam niyo, maraming nagtatanong sa mga mananampalataya, Pastor, ang suffering ba, no? Ang suffering ba kalooban ng Diyos? Have you ever studied suffering from the book of Peter? Let me try to read a portion from the book of Peter. 1 Peter chapter 4 verse 12. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Sabi po sa verse 14, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be bilang isang kaaway as a murderer or thief or any other kind of criminal or meddler, pakialamero. However, if you suffer, quote-unquote, as a Christian, do not be ashamed. But praise God that you bear that name, for it is time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Verse 19, so then, those who suffer, ito yung sinasabi ko, according to God's will, should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Nabasa niyo ito po ba yun? Sabi po rito, those who suffer according to God's will. Pero itong suffering na to is not suffering for doing evil. Ang tawag dito, suffering for doing good. Hindi po ito, you are not suffering as a consequence of sinning. This is a suffering because of your faithfulness to God.
Sabi nga rito, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rests, sabi, on you. Kaya may kita niyo po dito, pagdating po sa question ng suffering and the believer, that is a reality. Hindi po nakakatakot ang suffering kung ito po ay bahagi ng kalooban ng Panginoon. At kapag alam po natin na yung suffering na yon ay sinabi na ng Lord, then magtiwala tayo sa Panginoon kung pahihintulutan niyang tayo ang dumanas nun. Kaya sabi po dito, so then those who suffer according to God's will, kasi you choose not to compromise, should commit themselves to their quote-unquote faithful creator and continue to do good. Magpapatuloy ka pa rin sa paggawa ng mabuti. Now dito po sa Revelations chapter 2, sa Church of Smyrna, sabi po ng Panginoon, I know your afflictions and your poverty. Nahirapan na kayo, tagihirap na kayo. Yet you are rich. Pero mayaman kayo. Sipin mo, poverty kayo, nasa poverty kayo, yet you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So may mga nagre-represent, misrepresent sa mga Jews. Sabi, do not be afraid about what you are about to suffer. Sinabi ng Panginoon, dadaan sila sa suffering. At sinabi niya, I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. May kita niya, di ba? Consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds. Because the testing of your faith produces perseverance. Sabi sa James chapter 1. Ito po ang tawag dito, the testing of the faith. This is only for believers. Para lang ito sa mananampalataya. The devil will put some of you in prison to test you. This is a testing of the faith. This is like Daniel in a lion's den, Shadrach, Meshach, and Abednego in a fiery furnace. Jeremiah, no, being thrown into a dungeon. Yung mga ganon. Ito po, these are sufferings that are persecutions due to their faithfulness to God. And the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. So sinabi niya, suffering, sinabi niya, persecution, be faithful, even to the point of death. Kaya kita niyo Acts 1:8, and you will receive power, dunamis, when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end, no? Sabi doon sa doon yung and you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Yung word po na power, dunamis, you will become witnesses. When the Spirit of the Lord is on, you will become witnesses. Yung salitang witness ay martus. The same root word of the word martyr. Ibig sabihin, if you are a Spirit-filled witness of Jesus Christ, you are Spirit-filled to the point of death. Martus, ibig sabihin, to the last heartbeat, to the last breath, till the last day. Kaya pag kiniklaim mo, I am Spirit-filled, the Holy Spirit is on me, I am a witness, then you will stand in faithfulness to God, even to the point of death. No? No, they suffered poverty for Christ, but God saw them as rich. Many believers belong to the various city labor guilds. Yung labor guilds po, parang mga ano po ito, mga, sabi natin, union. Samahan po ng mga manggagawa. And because of their newfound faith, nagkaroon po sila ng bagong pananampalataya.
kay Kristo Jesus dun po sa Smyrna, they were unemployed. Many got bankrupt. Dati po, sila yung mga skilled workers kasi nga it is a very, sabi ko nga sa inyo, very prestigious yung city kasi maganda yung architecture niya, maganda yung mga buildings niya, maganda yung, ibig sabihin, they had so many skilled laborers, pero pag Christian ka, you are an outcast. So many of the Christians, though they were skilled in so many ways to help in building all these constructions happening around under the Roman government, they were not included. Pinersecute sila. Many got bankrupt. No? I like to read the testimony of the Apostle Paul in 2 Corinthians 6. No, verse 3 to verse 10. Si Paul po nagtestimony. At dito po sa kanyang testimony, ito po ang kanyang sinabi. No, sa 2 Corinthians 6, tama ba ako? 2 Corinthians 6 verse, sabi mula verse 3, we put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way. Ito si Apostle Paul ang nagsasabi. Ah. In great endurance, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger, in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit and in sincere love, in truthful speech and in the power of God, with weapons of righteousness in the hand and in the left, through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying yet we live on, beaten, yet not killed, sorrowful, yet always rejoicing, poor, yet making many rich, having nothing, and yet possessing everything. Wow. Nakabasa ka na. Sabi ko nga, ito si Apostle Paul, hanga-hanga ako rito magsulat eh. Nakabasa ka na ng ganitong klaseng mga paragraph? Di ba yung dami ng irony na binanggit niya? No? Ikaw yung poor yet making many rich, having nothing yet possessing everything. Sorrowful yet rejoicing. Yung mga ganun, yung mga binanggit natin. At ito po ay kinikwento po ni Paul yung hardship na kanyang pinagdadaanan. Kaya dito po makikita po natin that similarly, dito po sa Revelations chapter 2, the church was undergoing that same level of suffering, even to the point of death. They suffered persecution for Christ, but God promised them a reward. So verse 10 po ng Revelations chapter 2, ito po ang sabi, do not be afraid of what you are about to suffer. Ito po warning ni Jesus. I tell you, the devil, papahintulutan, will put some of you in prison to test you. And you will suffer persecution for 10 days. And I will put a key word dun sa number 10. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. O sa mga nag-aaral po, no, pwede nyo pong pag-aralan the crowns of a believer. How do you receive that? No? O halimbawa, the soul winner's crown. Ayan, marami si Billy Graham noon. Oh, ito po, the victor's crown. Marami pong iba't ibang klaseng crown tatanggapin ng mananampalataya. And here in Revelation chapter 2, in the martyr church, binanggit po, I will give you life as your victor's crown. No, tuloy po natin. Jesus warns the church of a 10-day tribulation. Tribulation, talagang napakahirap yan. No? Napakahirap yan. He may have referred, no, to an actual 10-day period of fearful bloodletting
no, na magkakaroon po talaga ng extreme persecution that will lead to the death of many. And it will be remembered, those 10 days of bloodletting, the blood of the Christians will litter the place of Smyrna, or he might have meant intensive periods of persecution by 10 Roman emperors. Mas mahaba pa. Do you know it is estimated that at least 5 million Christian saints were martyred during their period? In proportion to today's world population, this will be compared to 170 million. Kung kaya mong pumatay ng 5 million Christians that were martyred under 10 Roman emperors, para kang pumatay ng 170 million believers at this time. Ganun kadami yung pinatay nila. Ilan lang ba ang population ng mundo nung panahon ng Roman Empire? And yet they were able to kill 5 million Christians. No? Tuloy po natin. During the apostolic, yung Church of Ephesus and the martyr church, the Church of Smyrna, from AD 30 hanggang 313, no, ito pong period between the apostolic and martyr church, there were 10 Roman persecutions under 10 violent and bloody Roman emperors, no. Number one, si Nero. Sila po ang responsible to kill Peter and si Paul, 64 to 68 AD yan. Si Domitian, parang umulit, no? Si Nero, part 2, 81 to 96, thought that Christianity was atheistic. He killed thousands of believers, banished John from Patmos. Dinala po niya si John to the island of Patmos. Pangatlo, si Trajan, from 98 to 117, hindi sila pinapatawad, was the first to pass laws against Christianity. Christianity was a crime. Siya po ang sumunog kay sa isa sa mga church fathers. He burned Ignatius at the stake. Si Pius, from 137 to 161, he was the one who killed Polycarp, one of the church fathers, the disciple of the Apostle John. Number five, si Marcus Aurelius, 161 to 180 AD. He taught Christianity was an absurd superstition kasi the Romans believed in a materialistic God. They had to see their gods. The Christians were worshiping without an idol. So a lot of people considered it either atheistic, and to Marcus Aurelius, ang tingin niya, it was superstitious. He beheaded the great writer and defender of the faith, Justin Martyr. Then 193 to 211, he killed yung tatay ni Origen. Hindi niya mahanap si Origen. Origen was keeping the church during the Dark Ages. These church fathers, ito po yung time na wala na po yung mga apostles. The church fathers were the ones who were spreading Christianity in the Dark Ages. Si Origen po was one of the writers and one of the fathers of the church. Hindi niya matagpuan si Origen, pinugutan niya yung tatay niya. Si Trajan po, 235 to 238, the brutal barbarian, he condemned all the Christians' leaders to die. And then si Decius, 249 to 251 AD, he determined to exterminate Christianity as a whole. And then from 253 to 260 AD, si Valerian, he killed Cyprian, the bishop of Carthage. And finally, si Diocletian, 284 to 305 AD, the last and most severe persecution
of the Christians under the Roman rule. For 10 years, believers were hunted in caves and forests. They were burned, thrown into wild beasts, put to death by every torture cruelty could devise. But Diocletian's own wife and daughter accepted Christ. Yung mismong asawa at anak niya became a follower of Jesus Christ. And yet their father o yung husband niya, si Diocletian, is the bloodiest persecutor. Kaya yung binabanggit na warning na in 10 days sa verse 10, you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death. And I will give you life as your victor's crown. Ako, tinanong ako ng ibang mga tao because I'm a missionary and I was discipling people even in the most, galing na ako sa persecuted church. Alam niyo ang sinasabi ko sa kanila, you know where Christianity has grown strong? Iba na definition ko ng strong eh. A definition ng ibang tao sa strong, yung kayang punuin yung Mall of Asia, no? Kayang magbenta ng ticket, tapos pag nag-offering, mahigit 1 million na matatanggap na pera. Because you can do it every day for the next 4 days during the conference. Yung ano, yung ang darating, mga Luzon, Visayas, Mindanao, ganun yung programa nila, kalat na kalat. Yung ibang tao, ganun ang concept nila ng strong eh. Ako hindi eh. Kinikwento ko nga sa inyo, di ba? Yung mga Somalian Christians na sinunog sa harapan nila yung church, sinunog sa harapan nila yung mga bata, yung mga babae, binaril yung mga asawa nilang mga lalaki sa harapan nila, at dahil hinimatay sila, hinubaran muna sila, ginahasa sila, saka rin sila tinuluyan kasi malas naman magbitbit ng Kristiyano. Di patayin mo na at sunugin mo na lahat yan pagkatapos yung paglaruan. Tapos darating yung mga tao. No? Sa kwento nila, darating yung mga tao, aalamin ko ano nangyari, idodocument, tatanggalin lahat ng mga bangkay, bibilangin, ililibing in a mass grave. Tapos the following Sunday, yung mga taong hindi nakarating nung araw na dumating yung mga extremist na Christian persecutors na pinagpupugot yung mga tao doon at pinagpapatay lahat ng pamilya na nag-exist. No? 63 churches po ang sinunog. Lahat kasama pati congregation sa Somalia. Sa ethnic cleansing na nangyari sa bansang yon. Halos inubos nila lahat ng Christians. Nung nakasama ko po yung mga Somalians na yon, sabi nila, what did you do? Sabi ko sa kanila, well, we knew there was no more building. It was burned down. There were bullet holes. You know what we did, Pastor Leo? Sabi ko, what? We went to the place. Us who were remaining Christians in that community, we knelt down and we started to pray. Nagpipray sila. Sabi ko, wow. Dito siguro, pag sinunog ka na church, at saka pinatay mo yung pastor, yung asawa ng pastor, lahat ng mga tao pinagsusunog mo. Tingnan ko lang kung sa Sunday may lumitaw pang Christian dyan sa building na yan. Sila hindi eh. They deliberately meet together in the house of God that was burned down to pray, to sing, to cry. Nung nakikinig ako sa mga tao, sabi ko, Lord, ito ang matatapang. Kaya hindi namamatay ang Christianity rito eh. Kahit gaano mo patayin yung ganito kadaming mga tao. You know why? I'll tell you why. Because of the blood of the martyrs. Kasi ang nakatanim na ugat ng Kristyanismo sa bansang yon, the blood of the saints. No? The blood of the martyrs. Tinan mo ang China. Kahit
anong gawin nilang persecution sa Christians, di namamatay ang Christianity. Kung lahat ng statistics ng religion na nilalabas yearly, magpapabilang ang Christians ng China, lahat ng survey will topple down. Because every time there is a count of religious people around the world, they cannot estimate the number, the millions that are existing inside underground China. Or else the statistics will topple down. It will increase dramatically. Pero yung the biggest church in the world in persecuted China, no, is in a communist country. And they are unnumbered. Isipin niyo yun, ano? There's something about Christianity that is very different kapag lumaki ka lang sa loob ng isang simbahan. Umupo ka lang sa isang church o nagstay ka lang sa isang denomination. At hindi mo kailanman natikman, nakita, nakausap. Hindi ka man lang nakalabas, hindi ka man lang nag-involve. It will, parang ang concern mo na lang yung sa loob. Kaya yung heart nila is more, hindi naman Great Commission eh. Franchising. Gusto nila i-duplicate yung pangalan nila, i-duplicate yung system nila sa labas, sa ibang tao, sa ibang lugar. No? They're not concerned about yung contextualization. Hindi nila iniisip yun. Hindi katulad naming mga missionaries, we would always think, Lord, paano na? Ngayon na ganito ang background ng mga Christians na to. How do we apply Christianity and how do we talk about Christ and the church and the Holy Spirit and the gospel and the truth of God's word to these people? Hindi nila iniisip na. No? Hindi ganun mag-isip yung ibang mga tao. Kasi nga, they are in this limited, tawag ko fishbowl eh. Hindi sila lumaki sa dagat. Sa fishbowl kasi, pag lagi ka nasa loob ng fishbowl, ang usapan lang doon, sino lalangoy sa ibabaw, sa gitna, sa ilalim, at sino yung pinakasikat na isda. Pero kahit ganong kalayo langoyin mo, salamin lang yun. At saka yung fishbowl, kontrolado yun eh. Kontrolado mo yung halaman, yung design, kung ano ilalagay mo doon, pati yung level ng oxygen sa ilaw, yung presentability. Hindi katulad ng dagat. Sa dagat, you will swim with the predators. You will experience the actual environment, storms, tidal waves. You will experience all those things kung sa dagat ka, pinalaki na isda. Ibang-iba kaysa doon sa lumaki sa loob ng aquarium. Sinabihan nga ako eh, tawag nyo sa sarili nyo eagle. You've never flown above a mountain, above a hill, above a volcano, above a forest. There's two kinds of birds. Birds that fly in a forest and birds that fly above a forest. Sabi ko, I consider you not an eagle because an eagle will fly, no, in the horizon. Kayo, you fly from one cage to the next. Mula dito sa kahoy na kulungan, lilipat kayo dun sa stainless na kulungan, tapos dun sa mamahalin, sa gintong kulungan. Doon lang kayo. Kasi pag lumabas kayo, sasabihin, uy, baka maligaw ka, balik kayo rito. Dito lang kayo sa loob. Will these people ever go out and fulfill the Great Commission? I don't know. If people inside will be called by God and their leader will be led by the Lord, they will be blessed to go out if they have a spirit-filled leader who really knows the heart of God, because there is a need. Ito pong second church, the martyr church, is not an easy mission field. Ito pong church na to is not an easy church. It's not easy to be identified as a Christian among this kind of people.
Napakahirap po ng kanilang pinagdaanan. Isipin mo, 10 emperors. Wala nang ginawa kundi pulbusin kayo. Ubusin kayo. Ang tingin sa inyo, basura ng lipunan. Ng kaharian nila, ng Romano. Wala silang karapatan. Ito po yung pinagdaanan ng Martyr Church, ng Church of Smyrna. Pero sa panahon po na ito, ang mga naging church fathers po na tinayo ng Lord, na nag-sustain sa Christianity, si Justin Martyr from 100 to 165, early defender of Christianity, he died for Christ at Rome. Sa time na to, si Irenaeus, a pupil of Polycarp, yung disciple ni John, yung magaling. Si Irenaeus po from 130 to 200, si Tertullian, yung mga nag-aaral ng church history, alam to. 160 to 220, Bishop of Carthage, the defender of Christianity. Ito na po yung sumunod na layer, ito na po yung sumunod na tawag dito, descendants ng mga apostles. Si Eusebius po, the founder of church history. He was one who started to write about church history from 246 to 340 AD. Ito po yung mga tao na kasabay po nung matinding persecution na nangyayari under the Roman rule. No? Ito po yung mga tao. So the Church of Smyrna represented the martyr church. Pinaglalaroan lang po ang mga Christians noon. Ang mga malalaking kolosium, walang kuryente yan. Ang gagawin nila, they would gather the Christians and light them up. Literally, the place was burning with Christians used as candles or bonfire. And to add to the festivity, they would gather the Christians in a colosseum and then release the lions. And it was like an entertainment for them to see them being killed. And this was not just a one-time event. This was regular. Ito po yung kanilang part of the games. Ito pong ganitong persecution. And here is a painting, a description of the kind of persecution they experienced where Christians were treated, no, like garbage by an entire empire. They were worth nothing. Burn them. Feed them to the animals. They're good for nothing. The Church of Smyrna. Why did Rome persecute Christians? Bakit po pinersecute ng Rome ang mga Christians? Number one, for political purposes. The Christians took no part in the pantheon or the worship of many gods. Christians were regardless as atheists, for they worship no visible God. They worship Jesus in spirit and in truth. So they had no visible idol. They did not have any human representation or not even a statue. So because of this, in comparison to the pantheon, na punong-puno ng so many gods, they even worship the Caesars. For political purposes, the Christians took no part in them, so they were outcasts. They persecuted them. Number two, for economic purposes, no money or sacrifices were forthcoming from believers to Roman idols. So wala silang silbi. They did not value anything that would mean anything to a Roman idol. Because Christians did not participate in those celebrations. So wala kang makikitang Christians na nagko-compromise doon sa mga lugar na yon. For moral purposes, Christians were often looked upon, quote-unquote, because of false understanding as cannibals. For it was supposed that they secretly ate the flesh and drank the blood
of the religious leader. They made up this foolish understanding of what they did as believers. And so they were regarded as cannibals. So these people, they're barbaric. They're very backward. At pang-apat, as a scapegoat, si Nero, na nasiraan ng bait. He burned his city and then he blamed it on the Christians. Nero attempted to blame various state problems on the Christians living in Rome. Kaya po dun sa 10 persecutors na mga emperor, nauna si Nero eh. And somewhere in the near future, when we talk about the book of Revelation, remember Nero, because I will teach you something about the book that mentions again his name. No, his name will be coming up in the other chapters na pag-uusapan natin from the book of Revelation. So ito pong time na to, pag pinag-usapan po natin yung the Church of Smyrna, it's talking about a bloody time in church history. Ito po yung time na mula po nung na-establish yung church under the Roman Empire, they suffered a lot. And the Church of Smyrna represented that time. Yung una po, Apostolic Church. Yung sumunod po, Martyr Church. Anong condemnation binigay ni Jesus tungkol sa kanila? Ano yung kapintasan or kamalian na binati po ng Panginoon sa church na to? Ang sagot, wala. Wala. Wala siyang sinabing ganun. No? Ang counsel niya, ito sabi niya, be faithful even to the point of death. I will give you the crown of life. Sa verse 10, do not be afraid what you are about to suffer. Ano yung counsel ni Jesus sa kanila? Be fearless and be faithful. Yun ang paalala sa aklat na ito. And then, finally, the challenge twofold. Sabi, verse 11, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Ang pangako niya, tatanggapin nila dito yung crown of life. No? Lahat ng dumaan sa persecution, pero nanatiling tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Tatanggapin niyo yung putong, the crown of life. No? At sabi po rito, you will not be hurt at all by the second death. And the second death refers to the suffering of unbelievers in Revelations 20 verse 6. Sabi po rito sa 20 verse 6, sa time na po bago matapos hanggang 22 lang po ang Revelation. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them. But they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. And verse 14, sabi po dito, Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Kaya sa yung lake of fire, bubuksan yan at magkakaroon yan ng unang human being na galing sa Hades. Dito po sa Revelations 20 pa. O ang buenamano kasi niyan, si false prophet at saka si Antichrist. Saka pa lang yung mga tao. Dito pa lang yun, yung second death. Kaya nagdurusa na sila ngayon, pero balang araw, wala pa sila doon. Nandun pa lang sila sa bottomless pit. Hindi ko alam kung anong pakiramdam nun. Walang hanggang nahuhulog sa isang madilim na lugar. Wala ka man lang
equilibrium, wala ka man lang balance, wala ka man lang gravity, nalulula ka na, hulog ka lang ng hulog sa napakadilim na walang katapusan na pagod na pagod ka na, whatever, di ko alam kung ano pakiramdam ng nasa bottomless pit. No? Pero siguro pinapangarap mo na sana matapos na to, sumayad na to. Hindi natin alam eh. Ang pagkakabanggit, bottomless pit eh. Tapos mula doon, bigla kang ilalabas, itatapo ka naman sa second death, sa lake of fire. Pero ang sabi ng Panginoon dito sa pangalawang church, he who overcomes, pinahirapan kayo dito sa lupa, that you will not be hurt at all by the second death, kahit kailan di kayo mapupunta sa impyerno. Be fearless, be faithful. Ito po ang mensahe ng Panginoong Jesus dito po sa second church. So tapos na po tayo sa ating pag-aaral tungkol po sa the Church of Smyrna. Tatay manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami. Sa araw na ito, Panginoon, muli pinaalala mo sa amin, Lord God, ang buhay Kristiyano. Yung totoo, hindi yung kaplastikan. Yung totoong buhay Kristiyano, hindi lang po yung pinagdadaanan namin dito sa maliit naming karanasan, kundi naiisip po namin sa oras na ito yung mga bagay na naranasan po ng mga mananampalataya sa kasaysayan. At alam po namin, Lord, maging sa oras na ito, Panginoon, dineclare nila, Panginoon, nakaraang 2 taon was the worst year for persecution of Christians around the world. Magmula nung panahon ng ISIS hanggang sa mga nakalipas na taon. Marami pa rin po, Panginoon, mga lugar kung saan, Panginoon, napakahirap maging mananampalataya, and yet, sa kabila ng lahat, marami pa rin hindi tumatalikod sa iyo. They remain, O God, fearless. They remain faithful. And yet, Lord God, they are paying for their faith by the blood of the martyrs from the congregations, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang church na ito. Padama mo sa amin, Panginoon, kung ano yung nais mo, Lord God, na matanggap naming mensahe. At Lord, yung puso mo, Panginoon, tungkol sa bagay na ito. Ang dalangin ko, lahat ng may tawag ng Diyos, lalong tumapang, lalong magtapat, lalong manatili, lalong ma-inspire, O God, habang nag-aaral ng aklat ng Revelation, dito nakakatakot. Tungkol ito sa buhay ng mga taong kasama ka. Katulad po ng Church of Smyrna, O God. Mga mananampalataya na tunay na matibay, tunay na matapang at tunay na tapat sa iyo. Matagpuan mo nawa kaming lahat, Lord God, nagtatapat sa iyo sa maliit at sa malaki, sa lahat ng bagay na inaasahan mo sa aming buhay. Marami pong salamat, Lord. We give you all the glory, all the honor, and all the praises. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng kasama po natin dito po sa Daily Discipleship na nag-aaral po ng The Seven Churches in Asia mula po sa The Book of Revelation. At bilang pagtatapos po, nais ko lang pong banggitin na sa lahat po ng nagnanais na maging blessing po sa ating programa ay ito po ang ating number. Sa lahat po ng gusto maging blessing po sa Daily Discipleship, alam niyo po, hindi po tayo nagbabayad for our discipleship, pero tayo po ay binibigyan ng pagkakataon
no, biblically, to be a blessing by sending an offering if you are led by God. This is not compulsory. This is voluntary. So if you are led by God to share your gift, katulad po ng mga nire-request po ng mga tao, ito po yung existing number po natin. Again, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat po ng patuloy na nananalangin at sumusuporta sa ministry po ng Daily Discipleship. Maraming salamat po. Tapos na po ang ating lesson. See you tomorrow. Nasa third church na po tayo. God bless you.